Okay guys, this time, turuan ko naman kayo kung paano i-set up yung ating business manager. Okay. By the way, sa mga hindi nakakaalam, pwede kang mag-run ng ads, ng Facebook ads, kahit walang business manager. Pero merong disadvantage at advantage. Pag gumamit ka kasi ng personal Facebook ad account, pag yan nagkaroon ng restrictions or na-disable yung ad account, pwedeng madama yung Facebook personal account. Okay? Pag ganun kasi nangyari, magiging permanent disable na po tayo sa ating Facebook ads. Ngayon, ang purpose nitong business manager, at least, halimbawa nagkaroon ng restrictions or na-disable, ang madi-disable lang yung mismong Facebook ad account, hindi kasama yung ating tinatawag na Facebook personal profile. Okay? So, kung paano gumawa, punta lang po kayo sa business.facebook.com. Ayan. So, dito, kung makikita nyo dyan, business manager. Then, makikita nyo sa gilid. Ayan, sa upper right portion. Tama ba? Upper right. Ayan, nakalagay po dyan, create account. Ayan, putol lang. Hindi ko kasi pinull screen. Pero, makikita nyo naman to ng maayos. Ayan, click nyo yung create account. Ayan. So, meron dyang sample. So, kung makikita nyo, your business and account name. Ibig sabihin, pangalan lang to. Walang kaso to sa kumbaga, hindi yan lilitaw pag nag-run ka ng ads. Okay? So, personal, ano mo lang to, copy, kumbaga. So, kahit anong klaseng title ng ating business account, walang problema. So, katulad na ito, Jasper's Market. So, sample lang siya. Then, make sure na paggagawa ka ng business account, always capital yung unang letter. Yan, katulad nito, capital J, yan, capital M. For example, yung motor ko to na, yan, yung sample natin kanina. Yan, motor ko to. Yan, your name, so ito, dummy account lang to. Kilala niyo ba si Arnold John Clavio? Yan. So, then, email. So, pwede kang gumamit ng extra email. Para sa akin, mas okay yung extra email kasi at least, yun lang yung connected sa business manager, hindi madadama yung ating personal na email or Facebook account. Ayan. So, chinecheck ko lang kasi sa cellphone yung aking email na gagamitin. Ayan. So, ang gagamitin kong email, syempre dummy email pa rin para hindi tayo ma-block. Or kung ma-block tayo, hindi dama yung mga personal na mga accounts natin. Ayan. So, Ragnarok player. So, sinong Ragnarok player dyan? Ayan. Gmail.com. So, ito, dami Gmail ko lang naman to. So, hindi ko siya talaga ginagamit. Sa laro lang yan. Ayan. So, nakasetup na. Capital M, capital K, capital T. Ayan. Then, I think okay na siya. Then, name mo and email. Dapat valid kasi magsisend dito sa email mo yung verification. Kailangan mo i-verify mo to para makita ni Facebook na legit yung inyong business account. Ayan. Pag okay, naklik nyo lang yung submit. Ayan. Kiklik ko to ah. Although, bagong account to. Ayan. Nakalagay po dito, your advertising access is restricted. So, ang gagawin natin pag ganyan, punta po tayo sa new tab. Then, Facebook ads. And Facebook ads manager. Ayan. Ito, facebook.com/ads manager. Click nyo lang yan. Or i-type nyo sa inyong web browser. Ayan. Pagbago pa lang yung account nyo, ito yung lilitaw. Kasi ito, kakagawa ko lang ng account na Arnold John Clavio. As in, bago pa lang siya. Yan yung lilitaw. Kapag bagong account, guys, huwag kayong magtaka kung restricted kayo from advertising. Kasi, ngayon pa lang talaga kayo mag-run ng ads. Ibig sabihin, may mga kailangan pa kayong ayusin kay Facebook. Pero, syempre, papakita ko paano ayusin yan. Okay? Gawin nyo, pag lumitaw yung ganito, click nyo lang yung see details. Yan, see details. Then, yan.
Kung makikita niya, account restricted. So yung iba nagtataka, bakit restricted agad yung account ko? Eh, ngayon pa lang mag-Facebook ads. So, kasi nga, may mga kailangan pa kayong ayusin kay Facebook. So, ang gagawin nyo dyan, nakalagay dyan, request review. Sa mga hindi nakakalam, no, para lang aware kayo, naalala nyo yung US election, no? Nung last year, I think November or October yan pumutok. Nung nagkaroon ng ano yan, ng paghihigpit si Facebook. So, hindi niya na inaallow na mag-run ng Facebook ads yung mga bagong gawa na Facebook account. Katulad niyan, si Arnold John Clavio. Bagong gawa ko lang yan. Kaya restricted. Hindi naman ibig sabihin na restricted, eh, hindi ka na makapag-run ng ads. Ngayon, ang gagawin mo dyan, ang gusto lang naman ni Facebook dyan, eh, mag-submit ka ng identification card. No, kailangan mo lang magbigay ng ID kay Facebook na sinasabi mo na legit akong tao, magraran ako ng ads. Okay, so ang gagawin mo lang dito, click mo yung request review. Yan. Then, yan, starting process to request a review. Yan, click mo lang continue. Then, help us confirm it's you. So, ano lang yan, kumbaga, biniverify lang ni Facebook kung legit ka ba na advertiser. Kaya nga naghigpit sila nung US election, hindi nila inaallow yung mga dummy accounts na gumawa ng ads unless verified talaga sila na totoong tao sila. Kasi nga ginagamit nila yung ano eh, yung Facebook ads sa black propaganda. Alam niyo naman 'yon, 'di ba? So, ano 'yon? Malaking impact yung US election na 'yon nung time na yon, maraming na-restrict talaga ng mga accounts. Ayan. So, help us confirm it's you. So, I'm not a robot. Click mo lang yan. Then, continue. Then, enter an email address. Ayan. So, yung ginamit nating address kanina sa business account, yung Ragnarok. Ayan. Ayun. So, extra email to, na dami lang din. No? So, kailangan valid kasi magsesend sila ng code. Yan, send code. Then, punta kayo sa email nyo. So, naka-mobile ako, no? So, hindi nyo makikita. So, pupuntahan ko lang yung email. So, yan, refresh. Tingnan ko kung pumasok. Yan, wala pa rin. Teka, baka nasa spam. Promotions. Wala. Tama ba yung enter ko? Okay, wait lang guys ha. Okay. Ngayon, update. Ayun. Lumitaw na. Matagal lang sila mag-send. Okay guys, ito na. 588864. So, yan yung sinend ni Facebook ha. So, hindi ko mapakita yung mismong email. Nakalagay sa subject, your email confirmation code. Then, pag binuksan mo, merong ano doon, code. So, ito yung binigay ni Facebook. 5-6 digits. Yan. So, after nyan, click nyo lang yung next. Yan. Upload your ID. So, mag-upload ka na ng ID. Ngayon, hindi ko matutuloy ito. Kasi nga, dami account. No? So, wala naman akong ID ni Arnold John Clavio. Kailangan talaga, pag mag-run ka ng ads, eh, mismong ikaw, hindi pwedeng dami account. Okay? So, upload mo lang, choose photo, then i-select mo lang yung ID na yun nga, kung si Juan de la Cruz ka, dapat Juan de la Cruz din yung nasa ID mo. Ngayon, kung babae ka na ang Facebook name mo is yung may apelido ka na ng asawa mo, pero yung ID na isasubmit mo ay yun ng dalaga ka pa, medyo magkakaproblema po tayo dyan. No? So, kailangan match yung ID mo at yung Facebook name na yun nga, Facebook account mismo. Okay, then sabi dito sa baba, when you submit a copy of ID, yan, we'll keep it more than 30 days but no more than 1 year unless you option out. Yan, so ayan o, nakalagay dito, this help us improve our automated system for detecting fake IDs and related abuse. So marami kasing mga modus ngayon na ginagamit ng Facebook ads sa mga propaganda, mga black propaganda. Ayan. So, your ID will not be visible on Facebook. So, sariling copy lang po yan ng
Facebook team ng Facebook support team. Ayan. So, hindi ko na ito ipoproceed. Ayan. Hindi ko siya i-continue. Pero at least, nag-guide ko kayo na kailangan nyo pala mag-submit ng ID kaya kayo naka-restricted pa. Okay? And that's normal kasi mag-i-start pa lang naman kayo sa Facebook ads. Okay? Kailangan lang ma-verify yung inyong identity. Okay? Now, balik tayo dun sa ating Facebook Business Manager. Pero papakita ko yung gawa ko na hindi ko na papakita yung dito kay Arnold John Clavio. So, wala na to. Okay, so pagbalik nyo dito sa Facebook Manager, meron dyan accept. Yan. So, to help maintain the integrity of Facebook advertising, please review and accept our non-discrimination policy. Yan. So, basahin nyo yan. No, kung sinisipag kayo magbasa. So, make sure talaga basahin nyo. Then, accept nyo na siya. Yun. Thanks for accepting our non-discrimination policy. Okay, done. Ngayon, try natin pala dito na gumawa ng next step. Okay, so business settings. So, check natin yung business settings natin. So, wala talaga. So, lilipat tayo sa isang account ko na meron ng business manager. Yan. Ngayon, ito, meron tong business manager. Okay, so pupunta ulit tayo sa new tab. Type nyo lang business, ito, business.facebook.com. Yan. So punta lang kayo sa website na yan. Then, diretso na po yan sa ating business manager. Yan. Okay, may hanapin lang ako dito. Sa help ba yun? Okay. So, hindi ko na siya makita kasi nakaswitch na ako sa business manager. Okay, ganito. Kasi sa mga bago, nakikita ko sa mga bagong bagong gawang business manager, after nila gumawa, dumidiretso sa business suit. Okay, tandaan nyo ha. Pag yung account nyo or business manager nyo, dumiretso sa business suit. Business suite, kung ano man tawag doon. Hindi ganito itsura. Okay? Pag hindi ganito itsura ng business manager nyo, walang business settings, etc. Ibig sabihin, naka-business suit kayo, business suite. Okay? Punta lang kayo doon sa baba. Meron doon portion sa baba na switch to business manager. So, hanapin nyo lang doon sa baba, sa lower portion. Lower left. Okay. So, wala na kasi dito. Hindi ko na siya makita. Okay. Wala na siya. Dati nandito yan. Kasi nga nakaswitch na ako eh. Hindi na pwede bumalik sa dati. Sa business suite. Yun. So, meron dito. Parang, ang nakalagay po doon ay give feedback. Yun, naalala ko na. Nakalagay doon ay give feedback. So, gawin nyo lang. Magbigay lang kayo ng feedback. Kahit anong feedback. Walang kaso yun. Click nyo yung give feedback, then after nun, may nakalagay doon na switch to business manager. So, yun na. So, after nyo mag-submit ng give feedback, yun, pag nag-submit na kayo ng feedback kay Facebook, okay na yan, automatic, ma-re-refresh yung page, magiging ganito na yung itsura. Okay? Now, nandito na tayo, ganito na itsura ng inyong business manager. Same na tayo, ha? Okay? So, next natin gagawin ay yung ating ad account. Yun. Yan. Unang-una gagawin natin na ad account. Ito, punta kayo dun sa gilid. So, kung wala pa kayo sa gilid ng ganito, punta lang kayo sa business settings. Ayan, business settings. So, ito rin po yan. So, refresh natin ha. Ayan, yan ang business settings. Then, sa gilid, may user, people, partners, system users, accounts. Marami yan.
hindi natin yan gagalawin lahat. Okay? So, ang gagalawin lang natin muna dyan ay unahin natin tong add accounts. Yan, add accounts. Then, click nyo lang po yung add button sa taas. Yan, click nyo yung add button. Ngayon, maximum na kasi itong add account ko. So, hindi ako makapaggawa ng bago. Yan. So, click nyo lang yung add account. Yan, add an add account. Okay? Mag-a-add ka ng add account. Medyo nakakatang twister to. Yan. So, yan yung ikiklik nyo kung meron na kayong existing. Pero kung wala pa, ito gagamitin nyo. For example, fresh pa lang yung inyong fresh pa lang talaga. Kakagawa nyo lang ng business manager. Kakaset up nyo pa lang. As in, ngayon pa lang kayo gagawa. Ito muna. Create a new ad account. So, gagawa kayong bago. Then, fill up nyo lang. Again, yung ad account name na yon, hindi yan visible pag nag-run kayo ng ads. Sariling kopya nyo lang yan. No? So, reference nyo lang po yan. Yun, mag-create ad account kayo, gawan nyo na siya ng ad account name, tapos set up nyo yung mga nandun. So, after nun, meron ka ng ad account. So, lilitaw na siya dito. So, ngayon kasi dalawa tong ad account ko, yan for digital marketing course. Yan yung title. Title lang to ha, yung ad account name lang yan. Kaya ganyan siya. Yan, ad account name. Reference ko lang siya. Okay. Pag meron na kayong ad account, dito po yan lilitaw. So, pag okay na, nakaset up na yung ad account, next naman natin sa setup yung page. Yan, page. So, dito, ililink nyo lang din yung page nyo dito. So, try natin. Add page. So, kung may existing page ka na, nakagawa ka na ng page, click mo lang yung add page. So, ito, try natin. Pwede siya. Ano bang page meron ako? Ah, wala pala. Ito lang meron ako. Wala pala akong extra guys na page. So, try natin. Ayan. So, ito lang yung page ko. Kaso, naka-add na siya. Ayan. So, sabi dito, this page is in your business manager. So, wala na. Hindi ko na siya ma-add kasi naka-add na. Pero kayo, pag ginawa nyo to, visible tong add page. So, ma-add nyo na siya. Okay, so ganun lang siya kasimple. And make sure na admin kayo ng inyong page. Ha? Kayo mismo yung admin. Hindi pwedeng editor lang kayo or moderator. Dapat kayo mismo yung may-ari ng page para ma-add nyo siya dito. Okay, so take note po yun. Then, yan, na-search nyo na yung inyong Facebook page. Napakadali lang naman. Click nyo lang to. Then, click nyo yung mismong pangalan ng page nyo. Yan. Okay? Then, click nyo lang yung lumitaw. Okay na siya. Then, dahil nga naka-add na to, may error. Pero sa inyo, since hindi pa yung naka-add, visible tong add page, kiklik nyo lang yung add page. Ako, hindi ko siya maklik. Okay? Yan. So, after nun, yung pangatlo na importante, yung billing o yung payment methods. Okay? Nasaan pa yun? So, ito pala. Click nyo yung billing. Yan. So, kung makikita nyo sa taas, yung business tools, yung 9 dots, yung bilangin nyo 9 yan. Business tools yan. Then, makikita nyo yung billing. Yan, billing. Oh. So, click nyo lang yung billing. And then, lilitaw na dyan. Medyo matagal lang mag-load. So, ganyan po talaga, guys. Yan. So, wala pa akong billing dito sa digital marketing course. Ngayon, nakikita nyo sa gilid, yan o. Putol lang. Payment settings. So, makikita nyo dito, payment settings. Click nyo yung payment settings. Yan. And then, yan. Bagal na converge o nung Facebook ads. Ayan. So, dalawa lang yun. Mabagal yung internet o yung mismong ads. Facebook ads. Ayan. So, nakalagay po dito. Ito yung makikita nyo sa screen nyo. Payment methods. So, wala pa ako nakaset. Ayan. Kasi ito yung kakagawa ko lang din. Then, ang gagawin nyo po dito, add payment method. Ayan. Add payment method. So, pwede po dyan na gamitin ay debit or credit card or PayPal. So, yan lang. Yan lang yung pwede nyong gamitin. Dalawa lang. Ngayon, halimbawa,
wala kayong credit card, wala kayong PayPal, ang meron lang kayo GCash, PayMaya, yung mga ano tawag dito, mga prepaid cards. Kung mga prepaid cards lang, huwag kayong gumawa dito ng billing. Okay? Ang gawin nyo, personal. Kasi ito, ad account, di ba? Naka-ad account ako. So, hindi ka nagagamit ng ano, hindi ka nagagamit ng business manager. Okay? Ang business manager, guys, pang ano lang yan. Para sa mga may credit cards, debit cards, and PayPal. Okay? Malinaw? Ngayon, kung wala kang PayPal, credit cards, debit cards, huwag ka na gumamit ng business manager. Ang gamitin mo na lang ay personal Facebook ad account. So, ito yun. So, nakalagin ako as Juan de la Cruz. Ito yung Facebook name ko. Yan, Facebook name. So, kiklik ko lang yan. Yan. So, magre-refresh yan. After mag-refresh, makikita nyo ha. Yan. So, nag-iba na siya. Gagawa ka ng, ayan, ng ad account. Ad account name is Juan de la Cruz, which is yung Facebook name ko. Currency, make sure na naka-peso. And time zone, Asia, Manila. Ayan. So, business address, etc., etc. So, naka-setup na pala ako. Ngayon, yung payment settings nito, ayan, di ba, Juan de la Cruz. Naka-Juan de la Cruz ako. Personal, ano na to? Personal Facebook profile. Personal Facebook ad account. So, hindi na ako gagamit ng business manager, which is yung digital marketing course or yung isa. Now, yung payment methods nito, nandito sa gilid. Ayan. So, punta lang kayo sa gilid. Click nyo itong expand para lumitaw. Ayan. Expand. Then, add accounts, pages, payment settings, notifications. So, kung makikita nyo, kanina sa business manager, maraming options. Pero ngayon, dahil nga yung ad account na gagamitin natin ay personal profile, yung Juan de la Cruz na lang, apat na options na lang nandyan. Okay? So, wala na yung iba. Hayaan mo na yon. So, kung GCash, PayMaya, tsaka ano tong isa? Yung Amex, yung American Express card. So, dito ka pupunta. Personal ad account. So, punta ka lang dito sa payment settings. Si-setup mo yan. Ngayon, ayan o, prepaid. Oh. So, more on prepaid na tayo dito. Hindi na to credit cards or debit card. So, ang gagawin mo dito, click mo yung add money. Ayan. So, pwede ka na mamili. So, optional pa rin to, yung debit credit card. Ngayon, pwede ka na gumamit ng PayMaya wallet, yung GCash na app or GCash MasterCard. So, yun. Then, yung amount, bahala ka. Kunwari, nagra-run ka ng ads ng 100 pesos per day. So, budgetan mo lang ng 3,000. Good na yan for 1 month. Pero, sobran mo pa rin. Or, kung bago maubos yung laman ng inyong GCash or ng PayMaya, dagdagan nyo na agad yung inyong funds. So, after nyan, click mo yung add funds. For example, GCash. 3,000 add funds. Yan. So, wait lang natin to. Naglo-loading. So, ito yung lalabas. Yan. Process Facebook payment. Then, click mo lang yung continue. So, magkakaroon ng new tab yan. Mare-redirect. Yan. Click continue. Then, may lilitaw na bagong tab. Yan. Nakalagay dito merchant Facebook. Amount due 3,000. Ngayon, login to pay GCash. Yan. So, kung meron kang GCash account, lagay mo lang yung number mo. Ay. Yan. For example, yung sa akin, GCash ko. Teka, baka makredit to ah. Ah, sample lang. Ngayon, magkakaroon ng code. Yan. Buti may code. Kala ko, direktan eh. Okay. May marireceive kang code through text. Pag in-enter mo dito yung 6 digits na binigay ni Facebook through text na GCash. So, after na enter mo siya, pag next mo, makikredit na po yan. So, meron ng laman yung Facebook account mo. No? So, pwede ka na mag-run ng ads after nyan. Okay, so hindi ko siya ipoproceed kasi mababawasan ng 3,000. Hindi naman ako gumagamit ng mga prepaid. So, more on debits and credit cards lang po ako. Yan. Same with, limbawa, gagawa ka naman ng sa PayMaya wallet. So, ganun din, add funds. Yan.
Then continue. So same process. Pero pinagkaiba dito, meron siyang code, pwedeng code, yan o. Or dalawang option, pwedeng express checkout, yan, or i-scan mo yung QR code, yan. So for example, express checkout, yan, click mo yung PayMaya, then magpa-process na yan. Lalagay mo lang yung inyong PayMaya account, yan. Yan. Then yung password. So hindi ko na ilalagay. Sample lang naman 'to. After niyo mag-login, I think magkakaroon ulit ng verification through text. So enter niyo lang yung code, then okay na 'yon. Makikredit na kung magkano yung nilagay niya doon. Okay? So napakasimple lang, 'di ba? Again, kung gagamit ka ng credit card, debit card, mas okay business manager. Pero kung halimbawa GCash, PayMaya lang ang option mo, dito ka na lang sa iyong personal ad account. Okay? So, I hope na malinaw to para hindi kayo nagugulo-gulo. Ayan. Ngayon, meron pang minsan may issue dito. So, balik tayo sa business settings. Balik ulit tayo sa business manager. Yung iba kasi, hindi nila ma-verify yung kanilang email, kaya hindi mapag-proceed. Ngayon, halimbawa, hindi nyo ma-verify. Hindi kayo mapag-proceed. Punta lang kayo dito. Again, punta kayong business settings. Ayan, business settings. So, punta tayo dyan, business settings. Ayan, marirefresh siya. Sa gilid, dito ulit sa gilid, punta kayo sa pinakailalim, yung business info. Click nyo yung business info na yan. Ayan. Click nyo yung business info. Then, yung email. Ayan, edit nyo dito. Yung sa akin kasi, naka-ano na to, naka-verify na to. Sa inyo, meron pa yung options na edit and verify. So, kailangan nyo i-verify yung email na yan para magtuloy-tuloy kayo dito sa business manager. Okay? So, dalawa options nyo. Pwede kayong gumamit ng business manager, which is debit card, credit card. Okay? Ngayon, kung halimbawa hindi nyo ma-set up tong business manager, nahihirapan kayo, or kung GCash, PayMaya lang options nyo to pay the Facebook ads, pwedeng gumamit na lang kayo ng personal ad account. Okay? So, balik lang kayo dito. Or, click nyo lang to. Ayan, yung drop down. So, meron kang business manager accounts, meron kang personal account, yung Juan de la Cruz. Okay? So, click nyo lang to. Magsiswitch-switch na yan dyan. Okay? So, balik tayo sa personal. Ayan. So, ito na yung personal. Ayan, nasa personal ad account na tayo. Ayan. So, kung halimbawa, business manager gagamitin mo, click mo lang ulit to. Ayan. See more ad accounts. Then, yung accounts mo sa business manager. Ayan. So, I hope na hindi kayo nahilo. So, basic lang yan. Ngayon, kung di nyo nasundan, pwede nyo balik-balikan ulit yung mga videos. Okay? Pwede nyo i-rewind. Pwede nyo i-pause. Halimbawa, may mga hindi kayo nasundan na step by step sa ating pag-create ng business manager. Okay? So, after nito, kung na-set up mo na, pwede kang mag-proceed sa next tutorial natin. Okay?